Hello, everyone! Hello, Yan, magandang buhay sa inyo lahat, guys. Meron kaming special guest for today, ang aming mom, my mom. Ang dami ko palang nanay. So, at saka si Adam. So, Adam is gonna be in the video today while daddy's making the video. So, hi, mom. So, ano gagawin natin ngayon, mami? Tanghalian natin, gagawa tayo ng fresh salad, at saka inununan. Ano sa Tagalog ang inuunan? Tagalog ng inununan is paksiw. Magpapaksiw tayo ng isda. Hindi po nga sinabi saan ako galing. Sabihin mo saan ako galing. Maganda, ikakat ko na. So, I just wanna let you guys know, guys, na ang mama ko galing lang po siya sa Pilipinas. Matagal siya doon. Kakabalik niya lang. So, thank you for visiting us, Mom. Of course. Mga, meron akong limang anak. Oo. Na iniwan ko dito pagkatapos ko silang kunin. At saka ngayon, papunta pa rito na lang ako. Kasi, yun na yung sinabi na retire. Wow. Nothing like home to retire. Wow, ang galing naman to retire ka na pala, mother. Hindi mo alam? Hindi ko alam siya. My God. Just kidding. Alam ko, guys. Okay. So, ngayon, gagawa na tayo ng salad, Adam. Para tatanggalin natin yung ano, kamukha. Ay, idol ko kasi si Randy Santiago, guys, kung hindi nyo matanong. At ako nga pala, si itong anak ko, mali-mali eh, hindi ako pinakilala. Si Annabelle Sanchez Jones. I'm a lumad Cebuana. Alam niyo na, magagandang mga Cebuana. Hindi ko sinabing magagandang iba. Sabi ko lang, magagandang Cebuana. Huwag kayong magalit. Peace! Huwag magalit, guys. Okay. Ayan. Ah, sige. Nag-uumpisa na po siya. Okay. Simple lang ito. Ito lang yung tinatawag na fresh salad. Side dish lang to siya, mga cake. Alam mo yung mga sa Cebu kasi mga suki eh. Ako paborito ko ang salad is all about your favorite mga gulay. Pero ako matakaw ako sa ganito, spring onions. Wow. And then marami to siyang benefit sa katawan. So i-google nyo na lang. Hindi ka, kasi masyadong ano eh, masyadong mapahaba yung video natin. Ito kasi si Jenny, pang-apat na anak ko to siya. Actually, nagpaikot-ikot lang ako sa mga anak ko kasi ini-enjoy ko yung moment. Alam mo na, pag marami kang anak, kailangan walang magtampo. Kailangan lahat-lahat, anuhin nyo sila. At hindi mo matanong ang Jam Family Vlog is standing, represent for, what is it? Jenny. Adam. And Michael. And Michael. And then, expected na naman nila, going to be a girl. Yay! At, my God, pinangarap namin din yan. So, malaki na si Adam eh, para masusundanan niya. Ilan na ba mga apo mo, me? Ang mga alive birth na is 15. Alam mo, yan lang ang may pagmalaki ko, mga ke. Nga, kanang go to the world and multiply. I took it seriously, you know. But marami na akong corona sa langit. My children seems to like it. And they keep producing beautiful babies. I am very proud of it. Anyway, ikaw naman, interviewin mo ako. Ano ilang ba yan? Ilang taon ka na ba daw? Ilang taon na ako? I'm sweet 59. I just turned 59. Wow. Bakit mukhang baka pa raw yung mukha mo? Kasi, ano ba sikreto para mas maganda tayo at mas fresh looking? Marami akong pera. I always mayaman ako palagi. No, joke lang yun mga ke. Ang aking i-recommend sa mga lola na mga ano,
porke marami na tayong mga apo, marami na tayong mga anak, palagi nating i-consider ang ating skin care. So, at least mag-invest kayo ng yung hindi naman mamahalin or ano, kasi sa mga skincare naman, ano naman yun eh, swak naman, marami namang mga swak na nagwo-work sa balat ninyo. So, I'm doing that. So, wow, ang galing naman. Yan, yan ang sekreto ko. Ang sekreto ko, mag-spend ng money para dyan. Pero kung wala naman, alam mo yung mahirap pa ako mga ke, alam mong ginagawa ko, yung coconut na tuno, alam mo yung tuno? Ano bang tuno sa Tagalog? Buko. Tuno, oh my gosh. Gata, ayun, gata. Alam mo, believe it or not, yan lang yung pinangihilamos ko and leave it to my skin when I was a lot more younger. Yan yung ano, masyadong maliwanag dito. So, ilagay natin tong salamin ko para maka-face ako sa camera. So, ano pa, Jenny? I'm ready. Well, mukhang ano, gustong-gusto mong magluto. Ayan oh na, yeah, ayan. It's just one of my hobby ang nagluluto. Kasi yung daddy nyo noon, nung hindi ko pa yun pinatay. Oh no, biro lang, pinatay ko siya sa puso ko. Ano yun, yung ang tawag dito, mahilig sa kain yun kasi kapangpangan yun eh. Kaya ang qualification niya, kahit hindi maganda, basta magaling magluto. So, ako yun. Mayroon kaming limang anak. Awa ng Diyos, matapos niyan, pumunta na ako sa Amerika. Nagtrabaho ako rito kasi nagulat ako. Ang dami ko palang anak. Kailangan kong buhayin. Eh, pag alis ko, nangapit bahay. Sabi niya, love your neighbor. Kaya wala na akong binalikan. Nag-asawa na lang din ako dito. Mabait naman akong kausap. O yan, kaya ako, mabuti na lang, maganda ako, nabili rin ako rito. Ayan, huwag kayong magagalit ha, biro ko lang yun. Ayan, masarap tong sibuyas guys. Ito yung... Panlaban sa aswang yan. Panlaban sa mga masasamang ano to. Pero masarap to sa dila. Oh my God, ang sarap niyan. Yan yung way ko of making salad. Wow. Adam, lumayo-layo ka ng akunti apo. Kasi naghihiwa. Yes. I know, right? What do you want me to cut this? Bigger or smaller? I think smaller. Smaller piece like that? Okay. Oh. If I have my way, kinakain ko lang to guys, hindi ko hinihiwa. Para bang yung kambing na ayaw na lang hiwain. Pero yung anak ko maliliit daw eh. So, pagbigyan natin kasi bahay niya to, baka palayasin ko dito. Oh fresh my goodness. Fresh na fresh kayo. And then, Jenny, I have question for you. Ano yan? Nung nag-retire ako sa Pilipinas, na-miss niyo ba ako? Siyempre, sobra. Sobra. Ang pili, sa totoo nga lang, kung may chocolate, kaya ka nakaka-addict eh. Mamimiss ka, namimiss ka talaga namin, lalo na ako. Lalo para ka na. Para naman yung feeling na longing ka sa mama mo na sana andyan lang lagi yung nanay mo. Yeah. Kaya guys, dapat i-appreciate natin ang mama natin at ang mga tatay lola natin. Yeah. Talaga namiss ka namin na dear. Totoo. Totoo yan, Jen. Kasi ako, miss na miss ko kayo. You know, living abroad, away from you guys, seems like a sacrifice. But, hindi naman, ano, kasi thank God sa technology natin ngayon. Yung technology natin na parang yung malayong lugar, pinapa-closer niya because of the, you know, as I said, at mabuti na lang mayayaman tayo, meron tayong mga iPhone. Hindi ako nag-endorse ng iPhone na, thankful lang ako sa kanila kasi baka sabihin niyo may iPhone kasi mas maganda. Well, hindi ko naman sinasabing hindi maganda yung ibang kind. I just like iPhone myself. Yeah, so napakaganda ng ating technology. I am feeling so privileged na ako,
kasama ko sa generasyon na to. You know, na mabenefit ko yung ano nila. Hindi kagaya noon when I first started here in America. Uh-huh. Walang iPhone, walang technology. Well, Diyos ko, hindi ko nakikita ang mga anak ko. Uh-huh. Ang hirap noon. Pero ngayon, thank God that privileged tayo sa ating technology na nagkakamay ako, guys. 5 beses ako naghugas kahapon. De, ngayon, naghugas ako ngayon. But anyway, anywho, I'm almost done. Ano pang tanong mo, Jenny? Sasagutin ni Mami. So, nung umuwi ka ng Pilipinas, Mother? Saan kami nakatira? Ah, okay. Saan ka nakatira? Ngayon? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Siyempre, nung nag-decide kami na... At bakit mo pinili ang Cebu na tirahan? Inunahan mo naman ako. Inunahan na kita eh. Alam ko na. My husband choose Cebu kasi hindi masyadong traffic. Tapos he likes to snorkeling. And we all admitted that Mualbual is number one for the world snorkeling. So, knowing na... Ang Cebu ang pinaka isa sa pinakamaraming snorkeling sanctuary. Pinili ko ang malapit sa Mualbual. Mm-hmm. Kaya nasa Cebu ang pinili ko dahil una born and raised ako doon sa Cebu. Doon ako na pinanganak at nag-high school. When I moved to Manila, I was already 16. So, ako, pinili ko talaga ang Cebu dahil doon. Dahil, alam mo, para maging masaya ka, you have to compromise with your husband. Tama. So, nag-meet kami in the middle. Kasi kung ano naman, gusto ko rin sana sa Manila, around sa north side. Yeah, sa north side, maganda talaga. Maraming maganda sa north. As well as sa, depende naman kung saan mo swak yung lugar na gusto mo. But it's worth it kung mag-retire ka, piliin mo yung... Ang maganda kasi sa magtrabaho ka, building up your life to retire someday with your hobby, piliin mo yung lugar na... yung nagbibinipit ka, kagaya ng ang money mo na retirement mo, dollar. So, ang piso, it would make your money long, you know, ma-strain mo. Mas malaki ang halaga, value. Ang currency. Yes, kasi kung iyan. Pero at the same time, meron ka talagang rason na mag-enjoy ka rin. Kasi sometimes money matter, you know. In terms of everything. Hindi naman siya masama kung mag-isip ka rin ng mga, you know, na nakikinabang ka sa pinaghirapan mo. Oo. Yeah, in terms ng real estate nila, bahay nila, mas mura kung doon ka bibili kaysa sa dito. So ikaw, mayroon ka bang someday... plano na mag-retire sa ibang lugar? Oo, may gusto ko talagang pumira talaga sa Pilipinas. Oh, sa Cebu din. Yeah. Kasi, you know, nung nagpunta kami sa Pilipinas talaga, nagustuhan ni Michael. In Cebu. Nagustuhan ni Michael. Yeah, napakaganda. Nagustuhan very talaga nice. Na asawa ko. Nagustuhan ko. At saka... ay, you know, para lang siyang guys, ngayon ang Cebu, ito, parang ay, American, na siya, high-end. High-end na ngayon ang Cebu. Yeah. Yeah, maganda so, yan. So, ganyan, tapos, ihalo-halo mo yung mga, iba pa. No, kasi hindi naman natin makakain lahat. Ang dami ko, isang buo yun eh. So, ito. Yes, enough. Enough lang to nakainin natin for one. Tapos, for, lagyan mo ng cheese. Kumakain ba si Michael nito? Yeah. Otherwise, there's another cheese. No, he likes it because it's a dairy free.
Oh yeah, okay. Magustuhan ni Michael ng daily food. Okay, I think that's it. You wanna help Apo? This put sprinkle. Did you wash your hands? Nalagyan po ni Mami ng cheese. Pakita mo kami. Yeah, nalagyan ng cheese kasi ang ginawa ko lang guys, yung kung ano lang ang nandito sa refrigerator nila. Oh, very simple lang guys. Simple lang tong akin para lang mayroong ano. Meron ka pa bang tanong, Jenny? May ano, you know, gusto ko sanang tanongin, Mother, kung may kanta ka na gusto mong i-dedicate sa buong mundo, and then, sa buong mundo, buong ano mundo? Yun? Well, especially sa nangyayari sa mundo ngayon, para sila ng hope or paniniwala sa Diyos. How difficult is what we are facing right now in the whole world? Parang ano lang eh, parang palaging nagugulat tayo, nalungkot, na alam mo yung lungkot na lungkot ka dahil sa nangyari sa mundo. Ito yung kinakanta ko pagising ko sa umaga, yung ano, yung pinapakinggan ko si ano, si Janela Salvador, number one fan ako nung batang yan eh, kasi kinanta niya yung paborito kong kanta, yung Give Thanks. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because it's giving. Jesus Christ, His Son, and now let the poor, let the weak, say, I am strong. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us, give thanks. Yun, yun ang gusto ko. Palagi kong kinakanta yun. Kasi positivity is the key to success. Pag palagi kang nagsasabi, ano ba naman to, ang hirap ng buhay? Talagang mahirap. Pero pag palagi kang positive, alam mo yung, yan ang gusto ko sa mga nung for the last 1 year and a half ko sa Cebu. My God, frontliner ako to supplies everyone na I was a public servant to help people. Yun ang nakikita ko, kahit na ang hirap, pero ang saya ng mukha nila, hindi nila nararamdaman. Talaga naman guys. So, yan yun. Thank you for asking me that because that is really inspiring question. I know people need to know that so people can have hope. Yeah, God is always there and he just deserved to honor his name and everything, you know. Kahit mahirap, palaging masaya lang. Masaya lang. Oh, ito na guys. Proceed na tayo. Sayan yung salad. It's simple, but it's very, teka lang guys. Oh, ito pa, Jen, mayroon ka pang tanong, Jen? Mayroon ka pang tanong na? Nang mga ano, akala ko tapos na ako, hindi pa pala. Ito, sa second batch to, anak, okay? Pakakainin natin. Hinahanap ko yung ano, yung luya. Yung luya. Asa na? Yung luya, dito, nagtatago okay. Yata sa'yo, ma'am. Yan, oh, ito. Ang tanong ko naman sa'yo, Mother. Paano ka naging strong? What makes you strong? What who makes you are me now? Stronger? Ano yun? Ano yung pwede mo ma-share? At alam ko, you share it to me already. Yeah. Well, mahal na viewers. My family came to a Christian family. So we always have a foundation with God's grace. Habang ako lumalaki, pala, you know, I raised going to church. So I learned, you know, whatever. Ang mga magulang, kanya-kanyang
building ng foundation sa mga anak nila. Kagaya ng parents ko, dinala nila kami sa church. So we study the Bible, Sunday school, and all that. So palagi kong natutunan na ang foundation, kailangan ang Panginoon ay nasa heart mo. Since ang Panginoon ay nasa puso ko, claim ko na tatay ko siya. So I'm very rich in many things. Like, I own the universe as well. Kasi papa ko yung creator nun eh. So, yun ang ano. Kaya, meron mang dumarating na mga problema sa buhay, kagaya ng kami ng daddy nyo, naghiwalay, it was a challenge. Challenge to me. Kasi, lima kayo eh. Lima kayo na aking bubuhayin. Eh, ang sabi ko sa Panginoon na God, Papa God, you trust me all this problem, or I would say challenging, na meron akong limang anak, eh kumo anak mo ako, mga apo mo to sila, wag mo akong pabayaan. So I create my own perspective. Tama yan. Kasi kung hindi ka, there's no room for, I never choose to give away my children, you know, I didn't say na masama na ipa-adopt mo yung anak mo kung hindi mo naman kaya. But ang aking decision is, kinip ko pa yung lahat dahil kaya ko naman, you know, yun ang option ko na I just need to do, you know, alam mo, if I need to do extra tumbling para mabuhay ko kayo, sa guide ng Panginoon, my God, 27 years later, look at us. Mm. You know? So, that is good at all times. Ang sabi ko, Lord, you navigate my life, you navigate me to do the things that I can provide for my children. Guide me, I let him come to my life as my partner. Kaya, I would consider myself, I am a very successful woman, as well as a mother, grandma, a wife to my husband, for over 20 years now, Bernard Jones. Hello, baby! Shout out to daddy! And hopefully you're coming here soon. And love you, Dad. I love you. You make my dream come true. And hope you're behaving in there. You take care of my plants. Because alam mo na kung anong mangyayari kung mamatay ang plant ko dyan. Yeah. But anyway, shout out to my... bakit ako nagsha-shout out? But anyway, sorry guys, nawala ako sa linya. But I'm just overwhelming for the question of my daughter. My God, hindi niya ako tinantanan. Mommy, you need to make a content today. I know. I just miss you, Mom. That's okay. I miss you back, Anna. Yeah. Well, if there is something you want to say to Daddy Bernie, what do you want to tell him? Especially, you know, what he sacrificed for you and how he showed his love for you. What do you want to tell him with Daddy Bernie? Because I know he's very special sa'yo. Well, honey ko, honey, Bernard, Bernie, love, hubby. From the bottom of my heart, I really appreciate your love. Your love for me and to my children. When you bestow your love to me, I see the purity, the sincerity of your actions that you say, will you marry me? And I said, yes. I put all my trust in my little heart
that you will do the good things for my children. So I appreciate you so much. You bring all my children to United States of America, the best destination in the whole world. You brought my mom here, and that is means so much to me. And yeah, I just want to say, you know, word is not enough. That's why I tattooed you in my arm. Here, wow. Michael. Yeah, look, wow. It's tattoo. Yes, because word is not enough. Wow, that's beautiful, Mom. Appreciation of my love and gratitude and gratefulness. I love you, honey. Don't make me cry. I'm not trying to. You know, talking about my past, I cry. Yeah, well, what do you want to tell to all your children? We were six of us, even though Yanni is not here. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Gusto kong sabihin sa mga anak ko na kada isa sa inyo, huwag mo yun. Kada isa sa inyo, mga anak ko. Lagay natin to. Namiiyak na si Madere. Kada isa sa inyo, mga anak ko, you never let me down. Proud na proud si Mami, isa-isa sa inyo. Kung isa-isahin ko lahat, proud na proud ako sa inyong lahat. Kasi, ang panganay kong lalaki, si Moses, talagang prenowd niya ako sa mga apo. Okay? Talaga naman. Ang, ilan na ang anak niya? Ang dami. Tapos multiply talaga. Good job, son. Moses, hello. Si Bingbing naman, sobrang talino. Grabe. Ilan na ang kurso? Nag-aaral pa rin. Grabe, anak. So much. And I'd like to congratulate you sa bago niyong bahay. Hindi naman sa pagyayabang. Talagang you amaze me every day. Si Joanne, ganun din. My God, galing ng nursing. Ngayon, nag-aaral ulit. Kasi wala lang. Stop sa tagumpay nila. You don't know, guys, how much you make me proud. And here's Jenny. Grabe rin ang achievement niya. Hindi ko akalaing mag-vlogger to. Oh my goodness, grabe. Ako, hindi ko kayang mag-vlogger kahit madaldal ako. Pero she have the courage to do so. And then ang bunso ko naman, she finished college, get a nice job. Oh my goodness, talagang ang gaganda pa ninyo. Buti na lang, nagmana kayo sa aking lahat. Joke. Anyway, proud na proud ako sa inyong lahat na mga anak ko. Very proud. Talaga lang. And that's why always thank the Lord for your achievements. Yung hindi pa naasinso, talagang talagang positive lang. Kasi ganyan lang ang ginawa ko. Mga anak ko, kayo ang buhay ko. I love you so much, guys. And Yanni has always been my angel. I love you, Nak. I miss you so much. But someday, I will see you again. I love you so much, baby. I love you, Yanni. Mm-hmm. Okay, Jen. Umiiyak ka na, Mother. I know. Kaya nga, inihanda ko talaga to eh. Kasi ang pangit ko pag ako'y iiyak. Nakaloka, no? Nakaloka talaga. Ibang klase talaga pag pinag-uusapan ng family. Yes. Magiging emotional talaga tayo, guys. Yeah, I know. I feel you, Mother. Mm-hmm. Alam mo, habang nagkukwentuhan tayo, ako'y nagugutom na. Ikaw? Ayan, malapit na. Masarap to, guys. Malapit na, Eric. Salad! Ito, takpan mo yan para ano? Takpan? Mike, pwede hugasan. You wash, please. Oh. Wash it. So, Luya.
Luya. Hugas. Wash it. Thank you, Mike, for being such a good son-in-law to me. Yeah, he does. My goodness. Thank you for loving my daughter. You've been together for like 11 years now. No, almost 11 years. Almost 11. Wow. I know. I know, and we are so happy na you can get to be a part of our Jam Family Vlog. Mm-hmm. So, I'm so blessed. Walang katulad, so you're gonna have a baby girl. Tama na ba yan o isa pa? Tama na. Suko na, suko na. Yeah, kasi gusto ko talaga, I want to really, gusto ko talaga, alam mo yung mag-vlogging, gusto ko mag-travel pa. Kasi well, do. Kasi na madagdagan, mas mahirap. Well, they invite them all to subscribe and push the button below. Yeah. Sana guys, hindi kayo magsawa na suportahan ng anak ko. She's really fun. Yeah. Salamat po sa lahat ng aming mga viewers at sa mga nagmamahal po sa amin, sa aming mga supporter at sa family and friend. Yep. Maraming salamat po. Ang gawin mo, maybe you can visit them, each one of them, when you go to the Philippines. I know, ang dami kaya mo nag-i-invite sa akin. Yun, then do it. Ang dami nag-i-invite sa amin. Yeah, do but it. But sinabihan ko sila kapag nakapunta na kami. Pag nakapunta kayo doon, then you let's take them to the Philippines as well. I'm gonna help you know. I'm still young, di ba guys? Look, young and beautiful. Ilan taong ka na ulit? 59. Nakalimutan mo, anak. 59 na mama ko, guys. Pero tingnan mo naman ang ganda. Yeah, Magkamukha lang kami. Oh, tingnan. Abitong ko, Anjen. Tuturuan. Ang kutsilyo ko, anak. Ko rin natin. Mama ko, hanap ating bahay. Ha? Ayan. Pag ako nag... Alam mo... cooking is one of my passion. Yeah. Ito yung hanap buhay ko sa Pilipinas nung bago ako pumunta ng US. Wow, masarap din yan, Mem. I-prito din. Yes, i-prito. I-prito to siya. Ang ating ang ating hugas na to, guys. Mm-hmm. Ang ating hugas na po to. Tinangga niya na po yung laman. Yeah, tinangga. Where did you cut it? Huh? What is that? This is inununan. Paksiw. Jen, i-ready mo yung kawali, anak. Okay. Ito na, anak. Ilagay mo yung inununan. Yeah. Ay, ilagay ka ng konting mantika. Yeah, ni ready niya na po, guys. You put a little bit of mantika. Hindi ko pa painitin to. Yeah, painitin mo nga, along with the mantika. Exciting si Mother naglagay ng mantika. Yeah, painitin. Hindi na painitin kay mo usok yan. Ngayon, nalagyan natin ang oil. Makakainit na ako. Konti lang, ha? Konti lang? Yeah, let me do it. Tama na yan. More pa. Yes. Okay, that's enough. Ganyan pala. Yeah. Ayan, guys. Ang sarap na to. Tingnan mo kung ano yung ginagamit mo. Ito, olive oil. Naku. Ayoko ng olive oil. Oh my gosh. Olive oil is good in some degree. But for the kuhan na nagkamali naman tayo. Ay, palitan na yan. Palitan. Para hindi magalit. No. Okay, I'll do it. Something bowl. Dili olive oil. Olive oil, Michael, when it's done. Where's the oil of mine? The canola oil. Where is that? You have it? My canola oil? There. See? Canola oil. This one is what I'm using. Not too much.
balik yan. Yeah, put it away. It's not that hot. Where is your... where's your stuff? Nakasa to imong kuan, ha? Nakalim eh. Kanang kuan? Ma'am. Katungusa? Ah, ito na lang. Ito na lang. Ito kasi yan, pag nag-inununan ako na, ito. Okay. Ngayon, inilagay mo niya na po ang... Garlic and... Garlic at saka ang luya. Luya. Ano lulutuin natin una? Yung paksiw. Yan, paksiw po muna lulutuin namin, guys. Si Adam, guys, paborito niya ang anong... Isda. Isda. Ma. Just like grandpa. Grandpa Tang. Yan, ayan po. Hinhalo-halo na ni Mader. Enjoy yeah. Na enjoy niya po, guys, magluto. Ay, i-ano nyo lang to, yung parang brownish na Yan. Alam nyo, guys, ang mama ko po, hindi naman po sa ano, nabamay-bang char. Magaling po magluto ang mama ko at masarap. Kasi yeah. Siya ay naniniwala, pag nagluto ka, lagyan mo ng pagmamahal. Yeah. Para masarap. Exactly. Lagay mo yung puso mo, huwag mo lang ilahat. Huwag mo lang ilagay, magtira ka na para sa'yo naman. Magtira. Wow, mukhang masarap yan, ma'am. Yes. Nagluto na rin kami, guys, ng kanin. Ready na kami. Gitik sa iring. Kadiyot, Jen. Gitik sa iring. Gitik sa iring. Ayan, guys, yung isda. Oh, isa niya ang gitik sa iring. Ang katawan ng isda. Ayan. Papabrownin lang po natin. Yeah. Pag ito nag-brown, you put it aside. Kasi sa pagluluto, anak, kanya-kanyang diskarte. You know, ito yung akin. I-share ko yung akin. Oo nga. Ito po ang kanyang recipe, guys. Yeah. Ito muna. Oo. Meron ka bang ano? Yung... Ako, mas maraming yung kanang flex na maanghang, meron ka na? Kaunti lang ilagay mo. Ayan, yes. Medyo brown na. Tingnan mo. Yeah, so, ilagay mo itong mga isda. Ayan. So, ang isda naman. Yeah, parang paprito siya. Lahat ng ulo. Yep. Tapos, yan. Yan. Tumalong yung isa. Tumalong yung isa. Yan. Yan. Diba, guys? Kaya nang lagay nyo na, oh. Wow, sarap. Yan. Ano siya? Pababrownin mo? I-half-cook mo yan siya sa mantika. And then, tsaka mo, lagyan ng suka. Ang tawag po dito, guys, is paksiw. My pink salt. Nilagyan po namin ang asin. Pink salt. Masarap yan. Half-cook lang po natin. Half-cook lang yan. Yan. Sa mantika. Uy. Uy, huwag kang pumisik sa aking mamahaling mukha. Oh my God. Mahal. Ano sabi mo, Be? Huwag kang pumisik sa mamahaling mong mukha. Yes. Ang mahal kaya ng ginagamit ko. Yeah. Alam mo yung oil of ule? 700 yan sa Pilipinas yan. Anda. Yeah. Eh dito, mas lalong mahal kasi $28 sa Walmart. Pero naghiyang siya kaayo. Pakita nga natin sa ating mahal na viewers. Diba ang ganda? Batang-bata pa mama ko, guys. Yeah, I know, right? Beautiful.
Yeah, walang, sabi nila, wala daw ano. Eh, ang mahal eh. $28 yan dito. Oo nga. Yeah. Pero nag-humiyang siya sa mukha mo, ma'am. Yeah. Kaya nga, ingatan mo. Ayan, guys. Ito na. Half-cook na siya. Ano half-cook na siya. Ang gagawin mo, ganito na. Ayan, o. Ayan. May baso ka? Bigyan mo ako ng konting tubig. Baso? Baso. Yung dito. Ayan. Tubig. Kalahapit niyang. Bilik mo. Ako na lang. So, ayan. Half-cook lang daw po, guys. Tapos lalagyan niya po ng tubig. Yeah. Ako magugustuhan ko ni Adam again. Ito po guys, okay. Ang aming banding. Tapos, kumain. Lalagyan ko ng suka. Ganun din. Ayan, nilagyan niya ng tubig. Ngayon naman po. Yeah, ganyan kadami. Suka. Iyan eh, inaano ko lang yan. Tinatansya. Hindi ako nagme-measure sa luto, guys. Oh, kung kailangan dagdagan, dagdagan. Kung kailangan na Huwag dagdagan. Ganyan lang ako magluto. Yung kaloka. Tapos ito, depende rin kung anong ano. Ito is a choice of anong tawag dyan? Ano, pwede mo siya lagyan ng spinach. Yeah, pwede lagyan eh. Lagyan natin ng spinach. Masarap naman kahit ano. Oo, pero yan, masarap. Ayan guys, pinapakuluan na po siya guys, niluluto na po siya. Tama lang ang suka na inilagay ko. Kung gusto nyong may sabaw, kung ayaw nyo ng may sabaw, okay rin. Tama na yan. Asin lang nilagay ko. Kasi yung iba natatakot ng mga MSG. Ako, nag-ano lang ako. Asin. As much as possible. So, ito yung version ko ng paksiw, guys. Wow. That looks really yummy, ma'am. Wow. Tikman mo kung mayroon kang gustong idagdag. Yan. Let's go. Itatry natin, ha? Tikman mo lang kung mayroon kang gustong idagdag. Here. Try ko lang. Asan ang takip? Sarap na. Ano pang gusto mo idagdag? Spinach? Mamaya na. Pag just to be unique. Char. Yan. Masarap siya. Ngayon guys, lalagyan ko naman at tatakpan po muna natin habang ito ay niluluto. Ito po, natatakpan na po muna natin. Anak, I will prito this, okay? So, be on the side dish. Oh, so, pipritohin mo? Yeah. Yeah, masarap yan. Okay. Masarap siya isaw-saw sa toyo. Tapos, sa vinegar. Yan. Okay. I will be back, guys. Magprito lang ako ng isda, guys. Stay tuned. Here we go, guys. Luto na po ang aming isdang paksiw na may spinach. Baby spinach. At saka ang aming tuyo. Ay, nakukawa naman tingo. And then, ito naman po ang aming salad. See you next time! Hello! See you next time! We're gonna go eat! Kain na po kami. Come on, bye-bye, Adam. Thank you for watching. Adam. You love Lola? You love Lola? Yep. Aww, I love you. Come on, thank you so much, guys, for watching. If you like this video, please click like and subscribe.